Alas 5 ng hapon noong September 12, 1948, isang madre ang kinausap ng banal na Birheng Maria. Alas 5 ng hapon noong araw na yon at tahimik ang hardin sa kumbento ng mga Karmelita. Wala ni isang taong naroon maliban sa isang balingkinitang dalagang bihis madre na nakaluhod, nagdarasal at pikit ang mga mata. Siya'y nagpatuloy sa kanyang mataintim na pagdarasal hanggang sa bigla na lamang niyang mapansin na ang isa sa mga sangang nasa hardin na yon ay bigla na lamang nanginig at nagsimulang gumalaw. Nakuha nito ang atensyon niya at siya'y lalong nagtaka. Bakit nga naman gagalaw ang sangang yon ng ganoon? Wala namang hangin na umiihip sa hardin at wala rin naman silang alagang hayop na maaaring magdulot ng pangyayaring yon. Wala rin gumagalaw na iba pang sanga at puno o di kaya'y mga lumilipad at nahuhulog na dahon kasabay ng pag-ihip ng anumang hangin. Gumalaw pang muli ang sanga, lalo lamang nagtaka ang balingkinitang dalaga. Napatalon siya sa gulat nang bigla niyang marinig ang isang boses. Wari tinig babae na nagsasalita sa kanya. Lumingon siya sa paligid ngunit hindi niya nakita kung saan nanggagaling ang boses na yun. Nagpatuloy ang boses sa pagsasalita. Sinunod ng dalaga ang mga sinabi nito sa kanya. Sino ang boses na yun? Ano ang sinabi nito sa dalaga at ano ang kinalaman ng dalaga sa gusto nitong mangyari? At sino nga ba ang dalagang nasa hardin noong mga oras na yun? Bago po ang lahat, kung nais niyo po ng ganitong klase ng mga kwentong nagtataglay ng kababalaghan, misteryo at hiwaga, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss kahit isa sa mga bagong kwentong tiyak na kaaaliwan mo mula sa Takip Silim True Mystery Stories. Marami kaming nakahandang kwento para sa inyo at hindi na kami makapaghintay na maihatid ito sa inyong lahat na mga loyal viewers ng aming mga likha. September 12, 1948. Doon unang nadinig ng dalaga ang boses sa hardin ng kumbento. Pagkatapos gumalaw ng sangang wari hinahangin kahit wala namang hangin na umiihip noong oras na yun sa hardin. Huwag kang matakot aking anak. Humalik ka sa lupa. Kung ano man ang iutos ko sa iyo, sundin mo ito. Ito ang winika ng boses sa dalaga na nu'y taimtim na nagdarasal lamang sa hardin. Nagpatuloy ang boses sa pagsasalita. Sa loob ng 15 magkakasunod na mga araw, dalawin mo ako rito sa lugar na ito. Kumain ka ng ilang damo, aking anak. Walang anumay, naglaho ding bigla ang boses. Bumalot ang katahimikan. Umihip ang hangin sa hardin at nanatiling gulat si Teresita. Nag-iisip kung katotohanan ba ang nangyari o tanging ilusyon lamang niya sa kanyang pag-iisa. Kinabukasan, Lunes, 13 ng Setyembre sa parehong oras na 5 ng hapon, bumalik ang dalaga sa parehong lugar. Siya'y lumuhod at tinangkang simula ng pagdadasal ng Abaginoong Maria o Hail Mary kung tawagin sa Ingles. May pag-aalinlangan man ang dalaga bago pa niya simula ng pagsambit sa naturang dasal, ay inihanda niya na ang sarili sa gulat at kilabot na paniguradong dala na naman ng boses na nagsalita sa kanya kahapon lang. Sinimulan niya na rin ang pagdarasal. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Pagkasabi pa lang niya ng salitang grasya ay nanginig at gumalaw muli ang parehong sangang gumagalaw din kahapon. Hudyat ng pagsasalita ng boses. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang boses ang nasaksihan ng dalaga, kundi pati na rin ang hitsura ng may-ari nito. Isang magandang babaeng magkandaupa ang mga kamay sa may dibdib ang biglang lumitaw sa hardin. Payak at puting-puti ang kanyang kasuotang natatalian ng isang manipis na tela sa may bandang bewang at mayroon siyang ginintuang rosaryong nakasabit sa kanyang kanang kamay. Walang anumang sapin o suot ang kanyang mga paa at nakapatong ang mga ito sa isang ulap na nakalutang dalawang talampakan mula sa lupa. Hiniling ng magandang babae sa dalaga na ipagdasal niya ang mga pari at mga madre at doon na naglahong muli ang babae. Naiwan ang dalagang nasa posisyon pa rin ng pagdarasal na natiling tahimik ang hardin na parang walang nangyari. Hindi lubos maisip ng dalaga na ang Birheng Maria pala ang nagsasalita sa kanya na ngayon nagpakita na rin sa kanya. Sinasamba niya lang ito noon at hindi niya akalaing siya ang mapipili nitong kausapin at pagpakitaan. Nasisiyahan man sa biyaya na mapili bilang propeta ni Maria, hindi maiwasan ang dalagang maitanong sa sarili na, bakit siya? At bakit siya pa? Sa isang kilalang angkan ng Tanawan, Batangas, nagmula si Teresita Castillo, isang Pilipinang madre na siya rin parehong dalagang pinagpakitaan ng Birheng Maria sa hardin ng kumbento ng mga Carmelita sa Lipa, Batangas. Kilala rin si Teresita Castillo sa tawag na Teresing o di kaya'y Sister Teresing ng kanyang mga kapwa madre. Sa tindi ng kanyang pagnanais na magmadre ay tumakas pa nga ito mula sa kanilang tahanan noong July 24, 1948, kanyang 21 kaarawan, para lang pumasok sa kumbento para magmadre. Tanggi kasi ang kanyang pamilya sa desisyon niyang pasukin ang propesyon, kaya naman hinikayat nila itong huwag nang tumuloy sa abot ng kanilang makakaya at sa lahat ng paraang maisipan nila. Ngunit nanindigan ang dalaga. Sa halip na sumunod sa kagustuhan ng pamilya, sinunod niya ang idinidikta ng kanyang puso. Itutuloy niya ang pagmamadre at tuluyan siyang tumakas at tumungong Carmel. Hindi niya lubos maisip na sa loob lamang ng ilang buwan ay agad na magbubunga ang kanyang debosyon sa Diyos at sa mahal na ina. September 14, 1948, Martes. Dalawang araw matapos ang unang pagkarinig ni Teresing sa boses at isang araw matapos magpakita sa kanya ng Birhen. Nagkaroon ng pag-ulan ng mga talulot ng rosas. Nagkalat ang mga talulot sa kahabaan at paligid ng mga pasilyot sa hig ng kumbento. At nakita din ito maging ng mga madreng nasa loob ng kani-kanilang mga silid. Mga sariwang talulot ng rosas o rose petals na may kakaibang tamis ang nakakalat sa loob ng kani-kanilang kwarto at sa labas ng kanilang mga pinto. Alas 5 ulit ng hapon, noong araw ding yun, pumuntang muli si Sister Teresing sa lugar ng aparisyon. Hindi gaya ng kahapon na nagpakita lamang ang Birhen pagkatapos magdasal ni Teresing ng Abaginoong Maria, ay naroon ito ngayon. Naghihintay habang bukas ang mga brasong tila malugod na sinasalubong sa isang malugod na yakap ng ina, ang mumunting dalaga. Nais kong mabasbasan bukas ang lugar na ito.
wika ng Birheng Maria. Mga anong oras po, mahal na ina? Tanong ni Teresita. Ano mang oras na gustuhin ng iyong punong madre, anak ko? Ipinagbabawal kong malimutan mo ang mga mangyayari sa 15 araw na ito ng pagpapakita ko sa iyo. Tugon naman ng birhen. At pagkatapos basbasan ng dalagang madre, naglahong muli ang Birheng Maria. Samantala, ang punong madre ng kumbento na si Mary Cecilia of Jesus, na kilala rin sa tawag na Mother Prioress o Mother Cecilia, ay kumonsulta kay Alfredo Obviar, na nooy Auxiliary Bishop ng Lipa at Spiritual Director ng Carmel. Nanghingi ang punong madre ng tulong. Nagtatanong kung anong dapat nilang gawin patungkol sa mga nangyaring aparisyon kay Teresita Castillo. Iminungkahi naman ni Obviar kay Mother Cecilia na sabihan niya si Teresing na manghingi ng patunay at katibayan sa Birheng Maria na ang mga aparisyon ay totoong mula sa langit. Hindi nagtagal pagkatapos nito ay naranasan din mismo ni Obviar ang patunay na kanyang hinahanap. Ganap na pagkabulag ang biglang dumapo kay Castillo. Nakarinig naman si Mother Cecilia ng isang boses babaeng nag-utos sa kanyang halikan ang mga mata ni Castillo para maghilom ito mula sa pagkakabulag. Kaya't isang araw sa presensya ng Obispong Obviar ay isinagawa ito ng punong madre. Iniangat niya ang belo na suot ni Teresita at hinalikan ang dalaga sa kanyang mga nakapikit na mata. Ilang sandali pa, tuluyan nang nawala ang pagkabulag ni Teresita at siya'y nakakakita ng muli. Dahil sa nasaksihang milagrong nanggaling mismo sa Birhen, hindi na nagalinlangan pa si Obviar sa katotohanan ng mga aparisyon. Itinakda sa oras na 3:00 ng hapon ng sumunod na araw, September 15, Miyerkules, ang hiling ng mahal na ina na pagbabasbas sa lugar niya sa hardin. Pumasok si Obispo Obviar sa kumbento kasunod ang buong komunidad ng Carmel papunta sa lugar ng Birheng Maria. Habang sila'y papalapit, ang birhen na si Sister Teresing lamang ang nakakakita ay nagpakitang bukas ang mga braso at nagmistula itong isang ina na handang tipunin ang lahat sa kanyang mahigpit na yakap. Pagkaluhod ng dalagang madre sa kanyang harapan, nagwika siya. Anak ko, halikan mo ang lupa at kumain ka ng kaunting damo. Kumuha ka ng papel at lapis at isulat mo ang mga sasabihin ko sa iyo na para sa komunidad. Narito ang mensahe ng Inang Birhen. Aking mga anak, una, hinihiling ko na magtiwala kayo sa akin at panatilihin ninyo ang lihim na ito sa inyong mga sarili pansamantala. Pangalawa, mahalin ninyo ang isa't isa bilang totoong mga kapatid. Pangatlo, parati kayong bumisita sa akin. Gawin ninyong sagrado at respetado ang lugar na ito. Kunin at ipunin ninyo ang mga talulot, mga anak. Ipinagpapala ko kayo. Pagkatapos nito'y naglaho ang birhen at nagkalat ang mga talulot ng rosas. Nakita ito ng mga madre na nooy nakaamoy ng kakaibang bango sa hangin buhat sa mga rosas. Nagpatuloy sila at binasbasan ng lugar sa pamumuno ng Obispong si Obviar. Sinundan niya ito ng isang maikling talumpating tumatalakay sa mensahe ng Birheng Maria.
Alas 5 ulit ng hapon noong araw ding yun, gaya ng mga nakaraang araw ay sinalubong muli si Teresita ng isang nag-aabang na Birheng Maria nang nagtungo siyang muli sa lugar na yun. Hiningi ng Birhen na magkaroon siya ng sariling rebulto sa lugar na yun sa hardin. Wika niya kay Teresing, "May kahilingan ako mula sa kumbento ng Carmel. Kagustuhan kong magkaroon ng sarili kong rebulto na ilalagay dito sa kinatatayuan ko. Linisin niyo rin ang bahaging ito ng hardin para ito'y maging isang ganap na puok dasalan. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin na nagtatanong ang mga kapwa mo, madre, dahil kilala ko sila. Sabihan mo sila na dapat silang maniwala pagkat baka mawalan sila ng biyaya. Parati kong pagpapalain ang komunidad ninyo, anak ko." Ang sumunod na araw ay September 16, Huwebes. At gaya ng dati ay nagkausap muli ang dalagang madre at ang birheng ina. May winika ang ina at ito'y nasunod naman agad. Ano kaya ang utos na yun at ano kayang himala ang mangyayari sa araw na ito kung meron man? Kung tatandaan ay binanggit ng Birheng Maria kay Teresing na 15 araw siyang magpapakita at ito'y ipinagbabawal niyang makalimutan ng bisyonaryong madre. Sa 10 araw na nalalabi, ano pa ang mga himalang magaganap? Magkakaroon ba muli ng pagkakalat ng mga talulot ng rosas? At hindi naman kaya magkaroon ng gulo, dala ng hating paniniwala ng mga tao tungkol sa katotohanan ng mga aparisyon. At anong kapalaran ang naghihintay para sa bisyonaryong madre na si Teresita Castillo sa komunidad ng mga madre ng Carmen at sa kabuuang magiging kalagayan ng simbahang Katoliko? Mga nalalabing araw sa aparisyon ni Maria at ang katayuan ng simbahan sa kasalukuyan. Tumungong muli si Sister Teresita Castillo, kilala bilang Sister Teresing, sa lugar ni Maria sa hardin. September 16 ang petsa at ang araw ay Huwebes. Sa parehong oras din na alas 5 ng hapon ay sinalubong ni Maria si Teresita Castillo ng isang kahilingang maipagpatayo siya ng rebulto. Sa parehong lugar na yon, sa hardin. May mga tila mumunting anghel na lumilipan sa paligid ng birhen na siya namang ikinatakhat, ikinamangha ni Teresing. Gusto kong magkaroon ako ng rebultong ilalagat dito. Nais kong ilarawan mo ako sa inyong tagapangalaga dahil gusto kong maging katulad ng rebultong ito ang pagkakawangis ng kung paano mo ako nakikita ngayon. At dapat ay kasinlaki ito ng istatwa ng Lourdes na nasa labas ng kumbento. Sabihin mo sa iyong punong madre na ipagrosaryo dito ang komunidad tuwing hapon, lalo na sa panahon ngayon. Iparating mo ang pagmamahal ko sa kanilang lahat ng aking mga anak. Sabihin mo sa kanilang mahal ko ang lahat ng aking mga anak sa Lipa Carmel na ako'y suma sa inyo. Pagwiwika ng ina kay Teresita. At walang ano-ano'y binasbasan niya ang dalaga at muling naglaho ang birhen. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga pagkikita ni Maria at ng madreng si Teresita sa lugar sa hardin. Nakikipag-usap sa dalaga bilang isang ina sa kanyang munting anak. Binigyan ni Maria si Teresita ng mga payo tungkol sa pagiging masunurin, simple at mapagkumbaba. Nasabihin sa komunidad ng Carmel
ng pagiging simple at ang kababaang loob ay ang dalawang katangian at birtud na kanyang mahal na mahal. Kaya marapat lang na kanila rin itong mahalin at isagawa. Sa maraming sangguniang sinasalaysay ang kwentong ito, karamihan ay may nilalaktawang 10 araw sa pagitan ng September 16 at ng huling araw ng pagbisita ng aparisyon, September 26. Ngunit, may isa sa mga ito ang nakapagtala ng mga pangyayari sa mga petsang September 21, 22 at 25. Tatlo lamang sa mga nalalabing araw bago humantong sa September 26, na huling araw ng pagbisita ni Maria. Kung bakit ganoon na lamang kalaki ang laktaw sa mga timeline ng kwento ay hindi pa rin matiyak. Gayunpaman sa tatlong petsang nabanggit ay mga pangaral lamang at mga pinag-uutos ni Maria ang naitala. September 21, sinabi ni Maria na ninanais niyang maidasal ng komunidad ang 13 debosyon kada araw ng Sabado. At sa September 26 naman, na huling araw ng kanyang pagbisita, ay ipinagutos niyang maidaos ang misa sa kanyang pangalan kada 12 ng bawat buwan. Sinabi niya kay Teresita noong September 22 na hindi siya obligado na maniwala, makinig, pati na ang magdasal sa mga araw ng Sabado. Maliban na lang kung gugustuhin niyang magdasal ayon sa kanyang sariling pagpapasya. Bago matapos ang kanyang 15 araw ng pagbisita noong 25 ng Setyembre, hiningi ni Maria sa komunidad na magkaroon sila ng isang individual na pag-aalay ng mga miyembro ng kanilang mga sarili sa kanya na marapat na ayon sa diwa ng Saint Grignon de Montfort, gaya din naman ng mga iniutos at ninais ni Maria, ay naisagawa naman din ito at nagkaroon nga ng pag-aalay at pagtatalaga ng mga miyembro para kay Maria. Nang matapos ang 15 araw ng mga aparisyon ng Birhen, Linggo ng September 26 ay inulit muli ni Maria sa mga taga-Carmel ang kanyang mga pangaral. Wika niya. Anak, dapat mong mahalin at sundin ang inyong punong madre. Sabihin mo sa mga kapatid mo na mahalin nila ang isa't isa na parang totoong magkakapatid, na isagawa ang pagiging mapagkumbaba at pagiging simple. Mga katangian, iniibig kong tunay. Sabihan mo silang mahalin at sundin nila ang kanilang mga nakatataas at huwag kalimutan ang mga bagay na ipinag-uutos ko. Hindi na ako hihingi pa ng mas malalaking bagay sa inyo gaya ng inaasahan ninyo sapagkat kayo ay mga mumunting anak ko. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Maria. Huwag ninyong kalimutang ialay ang inyong mga sarili sa akin sa 7 ng Oktubre. Kayo'y magpakabuti. Ako ang Birheng Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Palagian kong babasbasan ang komunidad, araw man o gabi. Pagkatapos mabasbasan ang madreng si Teresita ay agad na nawala ang birhen at hindi na muling nakita pa. Sa pagkakataong ito, nakilala bilang Mary, Mediatrix of All Graces, ang aparisyon na iyon ni Maria, buhat sa kanyang pagpapakilala nung siya'y mamaalam sa 15 araw ng kanyang mga pagpapakita. Hindi rin dito natapos ang kwento ng aparisyon, sapagkat kasunod lamang ng paglaho ng birhen ay may mga napabalita pang mga milagrong nagkalat sa Carmel at sa lungsod ng Lipa. Noong
Noong September 30, apat na araw matapos ang huling pagpapakita ng birhen, ay nagkalat muli ang mga talulot ng rosas sa loob ng mga silid ng kumbento ng Carmel. Noong October 3, nagkalat naman ang mga ito sa hagdanan ng kumbento. Maraming pagulan at pagkalat ng mga talulot ng rosas ang sunod-sunod na naganap sa loob ng kumbento. Isang buwan naman ang makalipas noong November 11, umulan ng mga talulot sa labas ng kumbento na nakita pa ng mga taong bisita lamang sa lugar. Kinabukasan, Biyernes, pagkatapos ng misa para sa Birheng Maria, ipinatawag si Sister Teresing sa lugar na yon sa Harnin na siyang nilitawan ng aparisyon. Naroon, nag-aabang at naghihintay malapit sa sanga, si Maria. Siyang kanilang kinilala bilang tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Nagdikit ang mga kamay ng birhen sa harap ng kanyang dibdib na parabang naghahandang magsambit ng isang dasal. Siya'y tumingin sa kanyang mumunting anak na si Teresing at sumunod sa kanyang komunidad ng Carmel nang may malalim na pagmamahal ngunit lubos na mas malalim pang kalungkutan. Wika niya sa kanila. Hindi pinaniniwalaan ng tao ang aking mga salita. Magdasal ka na. Magdasal ka ng marami dahil sa persekusyon. Magdasal para sa mga pari. Ang hinihiling ko ngayon ay sa mismong hiniling ko rin kay Fatima. Sabihin ninyo ito sa mga tao. Hindi nila pinaniniwalaan o sundin man lamang ang aking mga utos at tuparin man lamang ang aking mga hiling. Sabihin mo sa mga madre ng Carmel na iniuutos ko sa kanilang magdasal sila at ipalaganap ang aking debosyon at gumawa ng pagpipinitensya para doon sa mga hindi naniniwala. Kapag dumating ang mga tao para magdasal at humingi ng biyaya, hayaan mo silang gawin ito sa pamamagitan ko at hindi sa pamamagitan mo. Ang kanyang huling salita ay isang salita ng katiyakan at siya namang salitang muli ng pamamahalam. Ang lahat ng ito ay maaari nang ipaalam sa lahat. Ito na ang huling aparisyon ko sa lugar na ito. Nasundan pa ng maraming himala ang paglisan na iyon ng Maria. Ilang ulit pang namataan sa paligid at loob ng kumbento ng Carmel ang pag-ulan ng mga talulot ng rosas at nagkalat ang balita tungkol rito. Lalo nang makita ng mga tao ang mismong pangyayari at ang mismong pagkakayari ng mga naturang talulot ng rosas. Di kalaunay dumating sa punto na halos buong bayan ay buong araw nang nag-aabang sa labas ng kumbento ng Carmel para lamang masaksihan ang himalang pag-ulan ng mga rosas. Isa sa mga naging saksi ng nabanggit ay ama ng isang manunulat na may pen name na Buhay Batangas. Para sa website na Batangas History, Culture and Folklore. At dito itinalakay niya ang mga nangyari buhat ng mga aparisyon at himala sa Carmel sa Lipa at kung paano isinalaysay ng kanyang ama sa kanya at sa kanilang magkakapatid ang nasaksihan nito sa kumbento ng Carmel. Dahil sa kuryosidad at intriga sa pinagkakaguluhan ng mga tao sa lugar,
Naparoon sila at naghintay para sa hinahanap nilang sagot. Lieutenant kasi sa Philippine Air Force ang ama ng manunulat na nooy na-assign sa Basilio Fernando Air Base na matatagpuan sa Lipa, kung saan naroon din ang kumbento ng Carmel, si Teresita Castillo at ang mga himala na tanging saraturang kumbento lang makikita. Pumunta sila rito sa isang mahangin at maulan na araw at sinuwerte silang mabiyayaan ng isang ulan. Hindi ng tubig ulan, kung hindi ng talulot ng mga rosas kung saan nakaukit sa balat ng mga ito ang imahe ni Maria, ni Jesus, ng simbolo ng Sacred Heart at ng marami pang debosyon at imahe na nakaugat sa relihiyon ng Katolisismo. Hindi man kumbinsido sa mga kumakalat na kwento noon tungkol sa aparisyon ng Maria sa batang madre at sa mga miyembro ng Carmel, alam ng lieutenant ang nakita at nasaksihan niya noong araw ding yon. Lumitaw ang mga talulot na nagmula sa kawalan na tila galing sa alapaap at nahulog na parang hindi natitinag ng kahit anong ulan o hangin sa paligid. Diretsong pababa ang pagkahulog ng mga ito at buhat sa matagal na pag-aabang sa himala ay mabilisang nagsitipo ng mga tao sa pinag-ulanan ng mga talulot. Sabik na makakuha ng isa, kung hindi man ng iilan. Maging ang obispo ng Lipa noon na si Alfredo Versosa ay nakarinig na ng mga usap-usapan patungkol sa aparisyon, sa mga rosas at sa biglaang pagdami ng mga debotong bumibisita at sumasamba sa Carmel. Pagod na siyang makarinig ng tungkol dito at hindi siya naniniwala. Mapagduda kung ilarawan ng ibang klerigo ang obispo, kaya naman sa galit ito ay pinagutos niyang itigil na nila ang kanyang pinaniniwalaang isang kalokohan at kahibangan lamang, at tanggalin na ang rebulto ng Birheng Maria kung saan ito ay ginagalang at dinadasalan ng mga tao. Hindi nang tagal ay siya na mismo ang bumisita sa Carmel, hindi para masaksihan ang usap-usapang himala ng mga rosas, kundi para masigurong naisagawa na ng mga madre sa kumbento ang pagtanggal sa ribulto na ipinag-utos niya. Makukumbinsi pa kaya ang obispo para baguhin ang kanyang desisyon tungkol sa kumbento ng Carmel? Ano na ang mangyayari sa lugar buhat ng mga kwento ng himalang nasasaksihan ng mga tao rito, at ano ang epekto nito sa simbahang Katolika? Abangan sa Part 3 ng The Teresita Castillo Story. Kung gusto niyo pa ng ganitong klase ng kwentong nagtataglay ng kababalaghan at misteryo, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, comment at share sa video na to at pag-subscribe sa channel. Huwag ding palampasin ang aming mga susunod na videos sa pamamagitan ng pag-click sa notification bell. Marami pa kami mga istoryang inihanda para sa inyo. Kaya naman, makakatulong sa amin kung panonoorin nyo rin ang iba pang video sa channel habang kayo'y nasasabik sa mga susunod pa. Salamat sa pagkikinig sa amin, at muli, ito ang Takipsilim True Mystery Stories.